Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay tinawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. Yan din ang binibigyan natin ng halaga sa panahon ng Kwaresma. Ganun din sa panahon ng Adbiento, ang pagtawag ni Jesus sa atin. Tinatawag tayo para maging disciples. At pinapadala tayo ni Jesus bilang maging disciples. Make disciples of all nations, sabi ni Jesus. Ano ba yung disciple? Sino ba yung disciple? Paano ba tayo magiging disciples? Yan po yung pag-uusapan natin sa episode na ito. Una, ang kahalagahan ng pagiging disciple. Very important po sa atin yan. Discipleship. Kaya mayroong training for discipleship. At paano tayo magiging disciple? Anong dapat natin gagawin, no, para maging disciple tayo ni Jesus? At ano po magiging resulta ng pagiging disciple ni Jesus? Sinabi ni Jesus, "There is no disciple greater than his teacher." Sino ba yung disciple? Kaya ito po ang pagninilay-nilayan natin. Galing po sa Banal na Kasulatan, ang tawag sa ating lahat to be disciples and to make disciples. Yan yung disiplina of discipling, making disciples of Jesus. Madalas po nating marinig that we are disciples of the Lord. Ano bang ibig sabihin ng disciple? Noong panahon ni Jesus, may tatlong grupo na sa paligid ni Jesus. Ang isa ay madla, crowd. Ang pangalawa ay disciple. At ang pangatlo ay apostle. Ang mga crowd, madla, itong mga tao na pumupunta kay Jesus, maaring because of curiosity, maaring dahil sa nakakita sila ng himala, maaring iyan ay naimbitahan lang ng iba. Pero ang crowd usually ay marami. Pero hindi naman sila tumatagal nakasama ni Jesus. Pagkatapos na makakita ng himala, makilala si Jesus, ay umalis na. Yan yung crowd. At ang crowd ay nagbabago. May mga crowd na kinikilala siya. Tulad ng crowd nung pagpasok niya sa Jerusalem. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is you comes in the name of the Lord. Tuwang-tuwa sila. At may mga crowd naman na sumigaw sa harap ni Poncio Pilato. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Itong crowd na ito, madlang ito, ay madaling masulsulan. No, sila yung nasulsulan na, ng mga saserdote na ipapako si Jesus. Pero within the crowd, may mga tao na nakita na maganda ang mga itinuturo ni Jesus. Makabuluhan. So, they tend to follow Jesus more regularly. Yan yung mga disciples. At sila po ay sumusunod kay Jesus, nakukuha ang kanyang mga aral. Pero within the disciples, tumawag si Jesus ng 12 na maging mga apostles niya na kanyang ipapadala, na hinubog niya in a special way.
Nagbigay sila, nagbigay si Jesus ng extra time para i-form ang mga apostles. Sino yung magiging saksi? Saksi ng kanyang resurrection, na kanyang pagpapaksakit at muling pagkabuhay. Sila yung ipinadala niya. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga disciples. Ano bang ibig sabihin ng salitang disciples? Ibig sabihin sila yung mga tagapagpakinig, nakikinig sa mga aral ni Jesus. Kaya sila'y lumalapit kay Jesus dahil sa nabighani sila, no, sa kanyang pangangaral. Iba kakaiba ito. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Kakaiba ang mga aral niya. Hindi tulad ng mga aral na ibinibigay ng mga saserdote nila. Kaya nga, tinawag si Jesus na rabi, na guro, kasi yung mga tao ay pupunta sa kanya para makinig. At hindi lang sila nakikinig, sila ay sumusunod kay Jesus. Kaya nga kung nasaan si Jesus, nandun din yung mga disciples. Sila ay mga loyal sa Panginoon. At dahil sa kanilang pagsusunod kay Jesus, mas marami silang naririnig sa kanya at nakikita din nila ang buhay ni Jesus at nagagaya nila si Jesus. At sila din yung tagagawa. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, nagpadala si Jesus ng 72 mga disciples ng mga alagad upang manguna sa kanyang pupuntahan, ihanda ang mga tao at binigyan din sila ng kapangyarihan na mangaral at magpalayas ng mga demonyo. Kaya medyo mas mahigpit na ang bonding ng mga disciples sa atin sa Panginoon. Alam po natin, sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 na hindi lahat na tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. Sa araw ng paghukom, wika ng Panginoon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba kami nagpahayag ng mensahe mo mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong ngalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumakayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Hindi po lahat na nakakakilala sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ni hindi ba natin masasabi na dahil sa tayo ay binigyang kapangyarihan na magpalayas ang demonyo, magpagaling, tayo'y makadiyos na. Sa ating panahon, may mga faith healers na walang faith, na hindi maayos ang buhay. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, kung gusto mo maging alagad ko, ay kailangan makinig sa kalooban ng Ama. Sumusunod sa kalooban ng Ama, hindi gumagawa ng masama. Ayan po yung bahagi ng pagiging disciple natin. At ang aral po ng Panginoon sa atin, sa Matthew 28:19-20, bago si Jesus umakyat sa langit, ito yung huling habilin niya sa kanyang mga alagad. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Make disciples by baptizing them and by teaching them all that I have commanded you. Ang main verb na ito ay make disciples.
Kaya kung papakinggan po natin yung kanyang sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sa lahat ng iniutos ko. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ito po'y may assurance sa atin. May dalawang assurance. Unang assurance sa atin sa verse 18 na ibinigay sa akin ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya dahil sa may kapangyarihan si Jesus, maipapahayo niya sila. At pangalawang assurance sa atin, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Sa dalawang assurance na ito, sa gitna ay ang huling utos ng Panginoon. Ang utos niya ay may una, humayo kayo. Huwag lang kayo maiwan dito. Huwag lang kayong mag-antay. Go! Humayo kayo. At pangalawa, sabi niya, humayo saan? Gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Make disciples. At paano gagawin yan? Bibinyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. At hindi lang sapat na mabinyagan, turuan ninyo sila ng lahat ng iniutos ko. Kaya ang mahalaga po ay humayo at gawing alagad ko. At ang gagawin natin, paano maging alagad sila, ay binyagan, ibigay ang mga sakramento, at turuan sila. Kaya ang utos na ay gawing alagad ang lahat ng bansa, anong paraan? Sa pagkilos, kaya humayo, abutin ang laylayan, pumalaot, no? Huwag lang kayong manatili sa isang lugar. Binyagan, dalhin sa mga sakramento, dalhin kay Jesus sa mga tao sa pamagitan ng mga sakramento at turuan, katikisis, palalimin ang kaugnayan kay Kristo. So, iyan po yung huling habili ni Jesus. Dakilang utos niya sa atin. Humayo, binyagan, at turuan. Pero, ginagawa natin ito upang we can make disciples of all peoples. Gawing disciples. Ngayon, tinutupad ba natin itong huling habili ng ating Panginoon? Humahayo ba tayo? Do we make disciples? Marami tayong ginagawa sa ating simbahan. Pero baka makontento na lang tayo sa mga gawain ito. Okay, nagmimisa tayo. Nagsisimba tayo. But do we make disciples? Nagtuturo tayo ng katisismo. But do we make disciples? Kuminsan hanggang turo na lang, hindi natin sila nadadala sa mga sakramento. O kaya nagdiriwang tayo tuwing Linggo at ang ating preoccupation na dumalo ang mga tao. Yung dumadalo ba ay naging disciples ng Panginoon? Ibig sabihin nakikinig ba sa Kanya? Ibig sabihin sumusunod ba sa Kanya? Ibig sabihin gumagawa ba, naging alagad ba ng Diyos? Marami mga tao ay namimiesta, pero marami po sa piyestahan natin ay mga crowds lamang. Pumunta lamang para sa piyesta, para makikain, para makitagpo sa mga tao, para makisaya. But not really to be disciples of the Lord. Kaya paano po tayo maging disciples of the Lord? Basahin po natin ang John chapter 1, verse 35 to 42. John chapter 1, verse 35 to 42. At babasahin ko po. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus.
Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Rabbi, saan po kayo nakatira?" Ang kahulugan ng salitang Rabbi ay guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tirahan. At tumuloy sila noon, noong araw na yon. Nooy ika-apat na araw na oras na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. So, ito po yung narinig natin na masasabi natin na may tatlong gawain ng disciple mula sa pagbasa natin. Ang disciple is the one who seek the Lord. Kaya ang tanong ni Jesus ay, ano ang hinahanap nyo? Ano ang kailangan nyo? Ganon sila sa paghahanap sa Panginoon na sumusunod sila kay Juan. Hindi dahil kay Juan, ngunit dahil sa alam nila may sasabihin si Juan. Kaya nung sinabi ni Juan, "There is the Lamb of God who takes away the sins of the world," iniwan nila si Juan at sumunod kay Jesus. Naghahanap sila. At maganda po ang tanong ni Jesus, "What are you looking for?" Ano ang kailangan ninyo? Anong hinahanap ninyo? Kung tayo ay disciple, hinahanap din ba natin ang Panginoon? At ang Panginoon naman ay hindi nagtatago sa atin. Kaya nga, inimbitahan sila. "Saan po kayo nakatira? Come and see. Halika kayo at tingnan niyo." At hindi lang sila sumama at tumingin. Sila'y nakitira kay Jesus. So, seek and stay. Stay with Jesus. Yan yung kailangan ng disciples. Stay with Jesus. Baka sa atin, stay in front of the Blessed Sacrament. Stay in prayer. Stay in service. Ito yung malaking pagkakaiba ng disciples sa crowd. The crowd does not stay. No, tumingin lang, tumigil lang na konti, at tumuloy na. Iba ang disciple. At probably, staying with the Lord was such an experience na hindi lang na makalimutan kung kailan nangyari yon. It was 4 o'clock in the afternoon. Ngunit nangyari yon. At natuwa sila sa pangyayaring yon. And proclaim. Nung nakita nila ang Panginoon, humayo sila. Humayo si Andres. Hinanap ang kanyang kapatid. At sinabi sa kanya, "We have found the Messiah. We have found the Christ." Nakilala na namin ang Mesiyas. So, yan po yung magandang tatlong kahalagahan na katangian ng isang disciple. Siya ay naghahanap sa Panginoon. So, tayo ba ay patuloy na naghahanap sa Panginoon? Tayo ay nakikiisa sa Kanya. We abide in Him. We stay in Him. At yan yung palaging paanyaya ni Jesus. Abide with me. Stay with me. At hindi lang tayo sumasama kay Jesus. Kapag nakasama natin si Jesus, ipakilala natin siya sa iba. Proclaim Him. Nakita namin ang Mesiyas. So, yan po yung disciple.
Ano naman yung mga kondisyon para tayo maging disciple? Yan po yung makikita natin sa Matthew chapter 10, verse 24 to 25, na sinasabi ni Jesus, "No disciple is above his teacher. No slave is above his master. It is enough for the disciple that he become like his teacher, for the slave that he becomes like his master. If they've called the master of the house Beelzebul, how much more those of his household?" Kaya asahan po natin, kung tayo ay maging disciple ng Panginoon, ang nangyari sa ating Panginoon ay mangyayari din sa disciple. Ang ating Panginoong sinusundan ay ininsulto, pinasakitan, pinatay. Handa ba tayong tanggapin din yan? We cannot expect a lighter way of treatment from people kung ganun ang master natin. What happened to the master will also happen to the disciple. Isa po yun ng kondisyon ng discipleship. Isa pa, Luke chapter 14, verse 26. "If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, even his own life, he cannot be my disciple." Hindi naman talaga nakamuhian natin ang ating mga magulang. Pero ang pinapakita ng Panginoon dito, kung talagang disciple tayo, we should love Jesus first. Jesus before our parents, before our family, even before your own self. Yan po yung condition ng discipleship. Ganon ang pagmamahal kay Jesus na uunahin natin siya. Yan po'y pinapakita sa atin ng mga martir. Mga martir na inuna ang Panginoon, kaya handa din silang mamatay para sa Panginoon. At tandaan natin, ang dalawang unang santo natin ay mga martir sa pananampalataya. Si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod. Sinabi pa nga ni San Lorenzo Ruiz, "Kung mayroon ako 1,000 buhay, ang bawat isa noon ay ibibigay ko sa Panginoon." Pangatlong kondisyon ng discipleship, take up the cross. Buhatin natin ang krus sa ating buhay. Kaya Luke chapter 14, verse 27, "Whoever does not carry his cross and come after me cannot be my disciple." Carry his cross and come after me. Kaya kailangan din natin buhatin ang ating krus. Ang tinutularan natin, ang sinusundan natin ay ang Panginoong nagbuhat ng kanyang krus at namatay pa nga sa krus. Ang krus na bubuhatin natin ay ang krus ng ating pang-araw-araw na buhay, ng ating mga tungkulin. Yan po yung krus natin. Ang krus na bubuhatin natin, ang krus ng pagiging Kristiyano. At may mga inconveniences, may mga contradictions na dadating sa atin, may co-contrast sa atin dahil sa ating pananampalataya. Handa ba natin itong panindigan at hindi tayo susuko dahil sa may mga kumukontra sa atin? Take up your cross. At maaaring ang cross na buhatin natin ay mga sakripisyo na dapat nating gawin. Lalong-lalo na sa mga panahon ng Kwaresma, panahon ng Adviento, panahon ng mga pagsisisi, bubuhatin natin ang ating cross. Isa pa, no, renounce all his possessions. Ang mga disciples ay kailangan natin unahin nga ang Panginoon at hindi magpadala sa ating mga possessions. Kaya narinig natin sa kay Luke chapter 14 verse 33. "In the same way, every one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple." No, malaking project ang pagiging disciple. Tulad niya ang sinabi ni Jesus ng paggagawa ng isang tore. Kung gagawa ka ng isang tore, ibubuhos mo ang lahat ng pera mo dyan.
Malaking project yan. Tulad ng pagkikipagdigma sa isang kaharian na may maraming resources. Kung haharapin mo siya, ibubuhos mo ang lahat ng iyong mga tauhan dyan. Kaya ganun din sa discipleship, kahanda tayong ibuhos ang lahat or else you cannot be my disciple, sabi ng Panginoon. So, yan po ang discipleship na handa tayong sumunod, pamahalin natin si Jesus ng una sa lahat, handa nating ibuhos ang lahat at uunahin natin si Jesus sa ating buhay. May maganda pong halimbawa ng discipleship sa community sa Jerusalem. At ito po ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Acts chapter 4, verse 32 to 35. At ito po ang nababasa natin. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at binuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapo sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, ito yung samahan ng mga disciples. Nagkaisa sila sa kanilang isipan, sa kanilang damdamin, dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit ang pagkakaisa nito was not just a feeling, was not just a fellowship. Ngunit dahil sa pagkakaisang ito, nagkaisa din sila sa kanilang ari-arian. At sa pagkakaisa sa kanilang ari-arian, pinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay ibinigay sa mga apostol na binibahagi sa mga mahihirap. Kaya sa kanilang community, wala nang mga mahihirap. Natutugunan ang lahat ng pangangailangan kasi wala namang mayaman. No? Nag-common sharing of goods becomes a sign of true discipleship. Yan yung sinabi ni Jesus na dapat hindi natin uunahin ang mga bagay-bagay. Uunahin natin ang Panginoon. At dahil sa ganitong samahan ng mga unang mga Kristiyano, nabi makapangyarihan ang preaching ng mga apostles. Makapangyarihan hindi dahil sa kanilang mensahe, special yata ang mensahe nila, na ang Diyos ay naging tao, na ang Diyos ay nandiyan si Jesucristo na namatay at muling nabuhay para sa atin, special ang kanilang mensahe. Pero hindi lang dahil sa special ang kanilang mensahe, ngunit dahil sa patutuo rin ng community, nakita ng mga tao ang buhay ng mga Kristiyano. Kaya naging makatotohanan ang pahayag ng mga apostles. Kaya nga maraming biyaya, maraming pagpapala ang ibinuhos sa kanila. Dahil po rito, mas dumami ang mga naniniwala kasi hindi lang sa paniniwala sa salita ng mga apostles, ngunit paniniwala dahil sa buhay na isinasabuhay ng sambayanan. Kasi sila'y nagkaisa ng puso't damdamin at naging konkreto ang kanilang pagkakaisa sa pamamagitan ng kanilang pagbabahaginan. Yan po ang naging resulta ng buhay ng mga disciples. Pero ipinakita din sa atin na may dalawang halimbawa ng ganitong klaseng buhay. Isa ay mabuti, isa ay masama. At ang mabuting halimbawa na ibinigay sa atin ay ang halimbawa ni Bernabe. Sa Acts chapter 4 verse 36, ang makikita po natin at 37, ang ginawa ni Bernabe. Ganon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Sipre,
kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. So, talagang sineryoso ni Bernabe ang pagiging disciple. Itinaya niya na ang lahat sa kanya sa mga apostles. Pinagbili at ipinagbigay ang pinagbilhan at ang buhay niya ngayon ay buhay na ng paglilingkod. Pero may masamang halimbawa rin. Mag-asawa ni Ananias at ni Sapphira. At madalas po hindi natin ito nababasa, no, ang masamang halimbawang ito. Kaya basahin po natin Acts chapter 5 verse 1 to 12. Verse 1 to 11. Mayroon namang mag-asawa na nagbili rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Binawasan ni Ananias ang pinagbilhan. Kaalam ang kanyang asawa at bahagi lamang ang ibinigay sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Nang hindi pa naipagbibili ang lupa, hindi ba iyo naman yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilhan? Bakit po naisipang gawin yon? Hindi sa tao ka nagsisinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak. At lahat na nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidlan ng matinding takot. Tumindig ang binata, binalot ang bangkay at inilibing. Pagkaraan ng 3 oras ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kaagad siyang kinausap ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito ba lamang ang pinagbilhan ng lupang yon? Opo, sagot niya, yan po lamang. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, ano't pinagkaisahan ninyong tuksuin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, nasa pintuan na ang mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ang susunod. Pagdakay, bumuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kahit ito'y inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Pinagharian ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Kawawa naman. Ang kasalanan ni Ananias at ni Sapphira ay ang kanilang pagsisinungaling. Na gusto nilang ipakita sa buong community na ibinigay nila ang lahat, na magaling sila, na tulad ng ginawa ni Bernabe. Pero hindi pala, binawasan nila ang pinagbilhan, hindi ibinigay ang lahat. Nagsinungaling sila sa simbahan at sa Diyos. At matindi ang parusa. Kamatayan ang parusa. Kaya, pero ito po'y nakita natin na kung tayo'y maging disciple, kailangan natin ibigay ang ating lahat. Hindi dapat tayo magkunwari kung hindi naman talaga tayo mga disciple ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi sa atin ng discipleship. We make disciples. Kaya nga yan po ay hindi madaling gawain. Handa tayong sumunod kay Jesus. Sumusunod ba tayo sa Kanya? Kaya maganda po yung sinabi sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan. Let us seek the Lord. Constantly seek the Lord. Palagi natin siyang hanapin. Let me see your face, O Lord. It is your face that I seek. Sabihin natin palagi. No, kilala na natin siya, pero gusto natin mas magkaroon ng mas matinding pagkakilala sa Kanya. Now, this desire of seeking the Lord will bring us to
the action of staying with Him. Staying with Him, yan po'y kailangan ng perseverance. Knowing His Word, kaya palagi dapat tayo magbasa ng Biblia. Na praying, palagi dapat tayo magdasal, stay with Him. Stay with adoration, no, sa Blessed Sacrament, o kaya sa ating pagninilay. Stay in your service, no, pagtsatsaga tayo sa ating pagsiserve sa Kanya. No, at marami sa inyo ay nagsiserve na sa Panginoon, no, sa ating ibang mga ministries, pero sana ito po ay persevere tayo sa Kanyang service natin. You know, nung si Jesus ay nasa harden ng Getsemani at nagdadasal at nalulungkot, medyo na-dismaya siya nung makita niya ang kanyang mga alagad na natutulog. Can you not stay with me for 1 hour? No, pray that you will not fall into temptation. Yun sinabi niya sa mga alagad. Kaya kailangan po ng perseverance, staying with the Lord. But not, it's not enough just to know Him, just to stay with Him. Dapat ipakilala din natin siya sa iba. Tulad na ginawa ni Bernabe. No, hindi lang na pinagbili niya kanyang ari-arian, ngunit siya rin ay nagpahayag ng magandang balita. Siya ay naging kasama ni San Pablo sa kanilang pagmimisyon. Siya ang humanap kay San Pablo at nakibahagi sa pagmimisyon nila sa Antioquia. No, naging madakilang apostol si Bernabe, pagpapahayag. At tayo pong lahat ay tinatawagan na magpahayag, magpakilala sa Panginoon sa iba sa pamamagitan ng mga kwentuhan natin. Tulad ang ginawa ni Andres, lumapit siya kay Simon na kanyang kapatid at ibinahagi niya, no, ang kanyang natuklasan kay Simon. Ganun din sa atin, ay bahagi din natin sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga malalapit sa atin, ang ating natuklasan tungkol sa Panginoon at dalhin natin sila sa Kanya. Si Jesus na ang bahala sa kanila. Dalhin natin ang mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak sa paglilingkod, sa ating mga ministries, sa ating simbahan, sa ating mga Bible studies, no, sa ating mga grupo, sa ating mga BECs, mga Kriska. Dalhin natin sila, ipahayag. So, if we have to create disciples, yan po yung dapat nating gawin. Seek the Lord, stay with Him, and proclaim Him. At may mga kondisyon para gawin ito na dapat unahin natin siya, na huwag nating asahan na mas maging maganda ang buhay natin kaysa naranasan ni Jesus na ating Master, na ang lahat ay ibuhos natin sa Kanya at hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. We are all called to be disciples of the Lord.